Noong nagsisimula pa lang ng pamilya ang lolo ko, may nangyari daw kakaiba sa maliit nilang baryo. Pero bago yan, magpapakilala muna ako. Ako po si Jana. I-share ko lang yung kwento ng lolo Andres ko na nangyari matagal na pong panahon yung nakakaraan. Nangyari po ito sa probinsya ng Agusan del Sur. At noong mga panahon na yon, kahit tahimik, masaya ang pamumuhay ng mga tao doon sa lugar nila. Simple lang naman daw yung pamumuhay ng lolo Andres ko. Meron siyang kabayak na si Lola Media at magkakaroon na sila ng anak noon. Si Lola Media kasi, 7 na pong buntis noon, kaya tuwang-tuwa raw sila mag-asawa at ganadong-ganado sa buhay. Noong mga panahon din daw na yon, nagkaroon daw ng bagong lipat sa baryo nila. Mag-ama daw ito, si Mang Nestor at si Domeng. Base sa itsura at dating nila, mukha raw silang manlalakbay at mukhang manggagamot. Base rin kay Lolo, mukha raw pansamantalang maninirahan doon yung mag-ama. At kung anong dahilan, eh hindi nila alam. Ang trabaho po ng lolo ko noon ay manggagawa. Kumbaga nagkukumpuni siya ng mga bahay doon sa baryo nila. Magaling kasi talaga itong si lolo. Gumawa ng bahay, magkumpuni at kung ano-ano pa. Likas ding pala kaibigan si lolo. Kaya halos lahat ng tao doon sa baryo nila ay nagpapagawa talaga kay lolo. Isang araw daw, merong nagpunta sa bahay nila lolo. Si Aling Conchita. Magandang araw po, Aling Conchita. Ano pong sa atin? Magandang araw din, Andres. Meron sana akong ipapasuyo sa iyo. Magpapagawa sana ako eh. Sakto ho, Aling Conchita. Wala akong trabaho ngayong araw. Saan po ba't ano? Doon sa isang paupahan ko. Yung may bagong lipat na mag-ama. Ang sabi kasi sa kanila, merong daw tumutulo doon sa bubungan. Marami pang araw kailangang gawin eh. Ganun ho ba? Wala pong problema, Aling Conchita. Almusal lang po ako tapos dediretso na po ako doon. Nako, salamat talaga, Andres. Mapagkakatiwalaan ka talaga. O siya, mauna na ako. Pagkatapos mo doon, dumiretso ko na lang sa bahay ko para doon sa bayad ko. Ayos ba yon? Sige po, Aling Conchita. Maraming salamat po. Matapos mag-almusal ni Lolo, dumiretso na raw siya doon sa paupahan ni Aling Conchita. Alas 9 na raw ng umaga nun. Pero nagtaka raw si Lolo. Saradong sarado daw kasi yung bahay. Kinatok naman daw ni Lolo yung bahay. Tao po, magandang araw po. Di nagtagal, nagbukas daw yung pinto. Lumabas naman daw si Mang Nestor. Pero tinitigil lang daw si Lolo. Magandang araw ho, Mang Nestor. Ako po yung pinadala ni Aling Conchita na mag-aayos po ng mga sira dyan. Tumingin-tingin daw sa paligid si Mang Nestor. Tapos nun, pinapasok na rin si Lolo. Sa loob ng bahay, napakadilim daw. Tinakpan yung mga bintana. Parang araw takot sa sinag ng araw yung mag-ama. Napansin nga rin daw kaagad ni Lolo yung mga kagamitan ng mag-ama sa panggagamot. Mga bote, mga halamang gamot at kung ano-ano pa. Kakaibang nga rin daw yung amoy doon sa loob. Hindi nga raw mawari ni Lolo kung ano. Basta, hindi raw siya komportable doon sa loob ng bahay na iyon. Ganun pa man, ginawa pa rin ni Lolo yung trabaho niya doon sa loob ng bahay na iyon. Tumagal lang siguro yun ng 2 oras. At nang matapos naman siya, umalis ka agad siya at dumiretso doon sa bahay ni Aling Conchita. Aling Conchita, tapos na po ako doon sa pinapagawa ninyo. Grabe na pala yung tama ng mga bubong doon eh. Palitin na po talaga. Ganun ba iho? Nako, salamat naman kung ganun at nakakaya sa mga bagong lipat. Oh, heto na ang bayad ko sa'yo. Sana'y sapat na yan. Nako, sobra-sobra pa ho to, Aling Conchita. Nga pala, nabanggit nyo na lang din eh. Matanong ko na lang din po. Yung mag-amang bagong lipat, wala ba kayo napapansin kakaiba sa kanila? Sa totoo lang eh, wala naman. Tsaka wala naman talaga akong pakialam kung ano pa sila. Basta'y nagbayad na sila sa akin.
Ayos na yon. Ah, ganun ho ba Aling Conchita? Osha, mauna na rin po ako. Salamat ho ah, sa ulitin po. Pinagsawalang bahala na lang ni Lolo yung mga napansin niya doon sa mag-ama. Sino ba naman kasi siya para magduda at hinala? Iba-iba naman talaga yung mga ugali at pagkatao ng mga tao. Bumalik po ng bahay si Lolo. Tuwang-tuwa pa ito kasi ang laki talaga ng dala niyang pera. Ganoon kasi talaga si Aling Conchita. Malaki raw talaga magbigay. Kaya kung yun daw yung magpapagawa sa kanya, mabilis niya iyong tinatapos. Lumipas po yung mga araw. Kapansin-pansin po na doon sa maliit nilang baryo, para daw pong nagkaroon ng epidemya. Maraming inubo at sipon. May ilang ding nilagnat at meron pa talagang matindi ang tama. Naratay sa mga higaan nila. At isa na nga doon yung matandang babaeng si Aling Conchita. Hindi na kasi ito naglalabas. Eh, napakalakas pa kaya ng matandang yun. Ang nasa isip naman ni Lolo, bakit talagang naapektuhan lang si Aling Conchita? Nagkaalat kasi talaga yung may sakit. Ultimo si Lola, pati si Lola na buntis. May ubot sipon din. May mga nagpunta naman daw tulong mula sa gobyerno doon sa lugar nila. Nagbigay ng gamot, pagkain at kung ano-ano pa. Malaking tulong daw yun. Pero wala naman daw halos nagbago sa sistema ng baryo nila Lolo. Marami pa rin daw yung may sakit. At parang imbis na gumaling yung iba, mas lalong lumalala at dumadami pa yung nagkakasakit. Lumipas yung mga araw. Yung masigla at masiyahing baryo po nila Lolo, naging tahimik at matamlay. Hindi na kasi naglalalabas yung mga tao. Nagtatago na lang sa loob ng mga bahay nila. Para yung iba, hindi na mahawa at hindi na makapanghawa pa. Pero isang gabi, kinailangan daw lumabas ng Lolo. Kailangan daw kasi ni Lolo ng malinis na tela para sa nalalapit niyang panganganak. Bukod pa doon, kailangan niya rin bumili ng pagkain. Mauubos na raw kasi yung stock nila. Hanggang gabi na lang daw. E sa umagi naman daw, may ilang lumalabas sa mga tao. Kaya para makaiwas sa kumakalat na sakit, lumabas si Lolo nung gabing yun. Alas 7 ng gabi, kagaya ng inaasahan, walang tao sa baryo nila. Nagtungo siya sa bayan. May ilan pa namang bukas kapag ganong oras. Kaya nakapamili pa si Lolo ng mga kailangan nila. Alas 9 ng gabi, nakabalik na po ng baryo si Lolo. Wala na talagang katao-tao sa paligid. Parang araw abandonado yung lugar nila. Habang naglalakad daw si Lolo, sa hangin, para daw siyang may naamoy nakakaiba. Hindi niya raw mawari kung insenso ba yun o ano. Basta napakasakit daw sa ilong. Hinanap na rin yung pinagmumula ng amoy. Hanggang sa nakapunta na rin siya doon sa likuran ng paupahan ni Aling Conchita. Yung tinitirahan ng mag-amang bagong lipat. Nagtago rin siya sa may halamanan. Nakita niya rin kasi yung mag-ama. Nagsisigaro yung mga ito. Tapos doon sa apoy, para daw meron silang binubuhos na pulbos. At kapag binubuhosan daw nila yung apoy ng pulbos, nag-iiba raw yung kulay ng apoy. Nagiging berde raw. Kapag ginagawa raw yun ng mag-ama, mas lumalakas daw yung amoy na masangsang. Yung mag-ama naman daw, parang napansin na merong nagmamasid sa kanila. Kaya ang lolo, pasimple lang umalis doon sa pinagtataguan niya at umuwi na sa kanila. Pagka-uwi raw ni Lolo sa kanila, bigla daw sinipon at inubo ng malala si Lolo. Para daw na trigger ng usok na yun yung upot sipon niya na hindi naman daw masyadong malala. Kaya dahil doon, naginala si Lolo doon sa mag-ama. Parang sila daw ata yung nagpapakalat ng sakit sa mga tao doon sa baryo. Yun kasi yung ebidensya eh. Ano pa ba? Pero kahit na ganun, hindi na daw muna sinabi ni Lolo kay Lolo yung mga nakita at suspecha niya. Kinabukasan ng gabi, muli ay binalikan niya yung bahay ng mag-ama. Nagmanman ulit siya
At sa pagkakataon na yon, naglagay na siya sa mukha ng tela na basa para daw hindi niya malanghap yung usok. Muli na naman kasi nagpapausok yung mag-ama. Pero sa pagkakataon na yon, matapos sila magsiga at maglagay nga ng kakaibang pulbos, naganda yung mag-ama. Tapos umalis sila. Si Lolo naman daw palihim na sinundan yung mag-ama. Sa mga sumunod na pangyayari, eh medyo nabigla na si Lolo. Pumunta kasi yung mag-ama sa bahay ni Aling Conchita. At maya-maya, naglabas daw ng patalim yung dalawang lalaki. Hindi naman malaman ni Lolo ang gagawin niya. May balak na masama yung mag-ama sa matanda. Bakit? Anong dahilan? Hindi nagtagal, pumasok yung mag-ama sa loob ng bahay ng matanda. Si Lolo naman, hindi rin nakapagpigil. Sinundan niya yung mag-ama sa loob. Takot na takot daw ito pero kailangan daw may gawin si Lolo. Pero pagpasok daw ni Lolo sa loob ng bahay, ibang tagpo daw yung naabutan niya. Doon kasi sa loob, nakakita siya ng isang nakakatakot na nilalang at kasalukuyan yung nilalabanin na mag-ama. Biglang-bigla si Lolo. Hindi raw talaga siya makapaniwala. Yung nilalang kasi, napakalaki raw. Tapos ang haba ng mga galamay. Tapos may napakalagong buhok na itim. Pero kahit nakakatakot na yung itsura nito, mabagal naman daw ito kumilos. Parang nga rin daw itong nangihina. Kaya yung mag-ama, hindi na nahirapan patayin yung nasabing nilalang. Hindi makapaniwala si Lolo. Takot na takot siya. Idagdag mo pa na nung napatay yung nilalang, ibigla itong naging si Aling Conchita. Hindi raw makapagsalita at makagalaw si Lolo noon. Tinulungan naman siya makaalis sa mag-ama doon sa bahay ng matanda. Tapos bumalik sila doon sa inuupahan ng mag-ama. Dito inasikaso at pinakalma si Lolo. Pinainom din ito ng tubig. Bakit mo kami sinusundan? Kasi, akala ko may gagawin kayo masama doon kay Aling Conchita. Bakit ganun si Aling Conchita? Bakit siya... Huminahon ka. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Kinausap daw nung mag-ama si Lolo. Sinabi na lang silang dalawa daw talaga yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit yung mga tao doon sa baryo. Yun nga raw yung usok na gabi-gabing sinisindihan ng mag-ama. Pero ang rason daw nila doon ay para daw malaman kung sino yung aswang sa baryo nila. Yung mga normal daw kasing tao, magkakaroon lang ng ubot-sipon. Pero yung mga aswang, mararati at talagang magkakaroon ng sakit. Malaking bagay din daw yun dahil hindi na raw mahihirapan paslangin ng mag-ama yung mga target nila. Dahil manghihina na ito. Tama kayo. Aswang pala ang matandang si Aling Conchita. Base pa sa mag-ama, yung matandang aswang daw yung may sala sa pag-atake sa ilang mga kalapit na mga bayan. Yung mga aswang daw kasi, hindi gagalaw ng mga kalugar nila. Ibang tao sa ibang lugar yung tinatarget nila para daw hindi sila paghinalaan. Teka, Mang Nestor. Doming, ano bang dahilan nyo bakit nyo ginagawa to? Simple lang, paghihigante. Dati na kasi kaming naging aswang. Nabiktima kami ng yanggaw. Pero mabuti, may isang magaling na albularyo ang tumulong sa amin para makabalik sa pagiging tao. At magmula noon, pinangako namin na lahat ng masasamang aswang, paghihigantihan namin, papatayin. Kaya ay lumilipat-lipat kami sa iba't ibang baryo. At dito sa baryong ito, tatlo ang aswang. Si Aling Conchita lang yung mapanganib. Siya lang din yung tumutol na itigil yung ginagawa niyang pag-atake sa ibang baryo, pati sa ibang mga lugar. Kaya wala kaming ibang pagpipilian kundi patayin siya. Mukha lang maamo at hindi mapanganib yung matanda. Pero ako na nagsasabi sa iyo, marami na siyang buhay na kinuha. Hindi na mabilang.
namangha naman daw si Lolo. Bumilib siya sa mag-ama. At noong gabi nga rin na iyon, umalis din daw sila kaagad. Para daw sila yung mapagbintangan sa pagkamatay ng matandang aswang. Si Lolo naman daw, umuwi sa bahay nila. Hindi pa rin daw niya sinasabi kay Lola yung nalaman at mga nasaksihan niya. Nerbiyosa raw kasi talaga si Lola. Kaya nilihim na lang daw ni Lolo yun hanggang sa makapanganak si Lola. Kinabukasan, tama nga ang suspecha ng mag-ama. Madali pong nakita yung katawan ng matanda. At ang pinalabas, pagninako ang naging motibo. At tama rin, yung mag-ama nga yung pinagbintangan. Sila lang kasi yung bagong lipat doon sa baryo namin. At sila lang din yung nawala noong umagang yon. Pero ang hindi nila alam, aswang pala si Aling Conchita. Ito yung masama. At ang talagang mga bida, eh siyang pinagbibintangan nila. Ganun pa man, walang nakaalam sa lihim ng matanda. Bagkos, kinaawaan pa ito at binigyan ng simpatya. Ang katanungan lang ni Lolo noon, sino pa yung dalawang aswang na tinutukoy ng mag-ama? Marami siyang naging suspecha, pero hindi niya na ito nalaman pa kasi napakadelikado raw. Hanggang dito na lang po ang kwento ni Lolo. Sana may nakuha kayong aral. Hello guys, Merry Christmas pa rin. Kamusta? Sorry. May mga tira pa ba sa kanya-kanyang mga handa? Pahingi naman. Anyways, meron pa rin tayong giveaways guys. All you have to do is listen sa kwento natin araw-araw at mag-comment ng inyong mga gustong i-comment basta tungkol sa kwento natin. At may chance ka nang manalo ng Creepy Macpanset t-shirt. Alright, shoutout tayo. Una-una si Miss Dimple Sumi, Anika Mishka, Liana May, Dimple Sumi ulit, Abby Tot, Anika Mishka, Lizelle Blas. Shoutout Kuya Paul, new listener niyo po ako. Ang gaganda po ng mga kwento niyo, lalo na po yung kay Mang Kanor. Libangan ko na pong makinig sa inyo habang nagtatrabaho ako. DH po ako dito sa Hong Kong. Merry Christmas po sa inyo. Sana nilagay niyo po yung pangalan niyo kasi user lang po yung nakalagay. Arlene Aspan, Bing Liani, Emelda Reyes, May Hortelano, P. Mercado, sana may kasunod pa raw, mag-reconnect sila Kiko, and may isama niya si Sender sa Mindanao. Paki-shoutout po ang sister ko na listener po from Aman, Jordan, Ati Jamie Mercado. Jenna Marcioma, Michelle Solayaw, Philomena Bigafria, Rahib Pandian, Genevieve Carbonilla, Grace Ann Redondo, Jerums Puyots, Mary Jane Dorado, Rosemary Hernandez, sa Moya Raymond, Mabel Mantaring, Ringo Ortiz, Cleo Feguier. Shoutout po kay Nawek sa San Fernando Bukidnon pati sa anak kong si La Clarence at Belton from Dubai. Renren Solano, Carmelita Mabanag, si Primong Dwigs. Mabs Villadolid, Liz Liman, Luto na Red Rosal, Lady Warrior 08, Led Nudge Hub, Romnick Saher, Merry Christmas daw, Lina Hernandez, Diomedes Lumba, Jeff Gibson, Usman Paular, Vanessa Angeles, Teresa Sosa, Amor Guevara, D. Santiago, Lerma Lumuna, Elmer Panzo, Jelay Satindugan, Belen Malbas, Rochelle Lamudin,
Alconera John Marco. John Mark pala. Frank Marcus. Deep Read Mystery Files. Anna Arianay Cancino. Marilyn Camanero. And last po si shoutout natin for today is si Glyza Ershan. Yun lang po muna ang kwento at shoutout natin sa araw na ito, guys. Sana po nagustuhan nyo ang kwento. Muli, meron po tayong giveaways. Alam nyo na po kung paano gagawin. Yun lang. Salamat po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ako po si Paul ang Creepy Mac Panset. Merry Christmas sa inyo. Mac Panset out.